kababayan ko sa buong mundo. Total, channel ko naman po ito. Ang aking inaano, yung nagsasalita po ng Quadro Alas na yan. Ang maganda po siguro sana dyan, mga kababayan, e usyahan nyo kung tama pa po sa channel niya. Siguro po ang channel niya, dapat po itigilan niya. Kasi po, alam po nyo mga kababayan, ang tao po na inggitero, inyo po usyahan, ang tao inggitero, talaga pong ganyan ang mga baboy at ang mga baka. Total po, nagsasalita po ako sa channel ko na, dahil po yun sinasabi niya. Channel mo, channel ko to. Ngayon po, mga kababayan ko at mga ibang bansa, yung nagsasalita po na yun ang mataba na naninira sa akin. So, tingnan niya po nyo kung tama po ang kanyang mga sinasabi na Quadro Alas. Yun po, Quadro Alas. Alam po ba nyo masasabi ko, mga kababayan? Siguro po, itusok natin sa kanyang bibig para puno si matahimik. Kasi po siya, wala po siyang magawa sa buhay niya kung hindi manira sa kapwa niya o sa po pala may channel o di brother din po siya, mga kababayan, di po ba? Dapat po ba ang isang brother dapat po natin siraan? Dapat po ba natin siyang husgahan? Ang sabi nga po ng Panginoon, huwag mong husgahan ang isang tao na gumagawa ng mabuti at walang ginagawang masama sa ibabaw ng mundo. Kaya po siya, mga kababayan, ay ganyan. Yung kwal, nagsasalita po ng Quadro Alas na yan, ay gawa po nun siya, ay hindi po nyo napupuri siguro. Siguro po, purihin po din siya para po nun sugyan po yung matahimik. Kasi po, ang pumapasok po sa utak nung nagsasalita po ng Quadro Alas na yan, ay inggit. Naiinggit po siya, nakikita ko, mga kababayan. O, kahit po mababa ang channel ko, kahit po mababa ang nanonood sa akin, salamat po. Siguro po siya, kahit medyo mataas ang nanonood sa kanya, gusto po niya siya ang sumikat. Ganun po. Hindi po ba? Ayaw po niyang masumikat na ibang brother. Yan po yung nanira sa akin doon sa mga kababayan. Sasabihin ko po sa inyo yung nagsasalita ng Quadro Alas. Kasama po yan ang mga kalingap. Yan po yung nanira sa aking isa nung ginamit po ako ng vlog ni Kabusiness. Yan po, mga kababayan. Nung po ako ay nalagaan ko po yung mga batang mabuti, yan po mo nagsasalita ng Quadro Alas na yan, isa po na nanira sa akin yan doon sa vlog po sa akin ni Kabusiness, mga kababayan. Yan po. Yan po yan. Ang masasabi ko sa inyo, isa po nanira sa akin yan nung video po sa akin ni Kabusiness. Yan pong mataba na yan na nagsasalita ng Quadro Alas. Isa po yan na nalira. Sana po, masasabi ko po sa inyo, maganda po, huwag na lang po natin supportahan ang kanyang channel. Yun po masasabi ko sa inyo, yung nagsasalita po ng Quadro Alas. Medyo, ano po kaya, yung masasabi ko po kaya sa inyo, para po sa matahimik, huwag nyo supportahan ang channel niya. Hindi po ba, mga kababayan? Ako na po ang humihiling at ang Panginoon Diyos, pinagsasalita po ng Quadro Alas na yan at mukhang baboy na yan at mukhang hiyaw po ng hiyaw po sa YouTube ang kanyang channel, hiyaw po siya ng hiyaw sa channel niya. Huwag na po yung suportahan, mga kababayan, sa buong mundo. Kasi po, pag po huwag ganyang klase ang tao, para po hindi magandang klase ugali ng tao. Ayaw po ng Diyos na ang tao ay masama ang isip, masama ugali. Kaya ikaw, Quadro Alas, ang masasabi ko sa iyo, kahit ang mga ibang bansa, mga Amerikano, Amerikana, sila nang bahala. Sila nang huhusga sa iyo sa ginagawa mo. Kasi ikaw, hindi maganda ang ugali mo, Quadro Alas. Nakasalamin ka pa. Tila mo ang taba ng piski mo, para kang baboy. Yung baka, ganun din. Pagka unga ng unga, walang magawa, gano'n ang ginagawa sa buhay. Kaya sana, paggawin po natin dito sa Quadro Alas nito, medyo tusokin po kaya natin ng alas para po matahimik. Mukha pong baboy eh. Hindi po, mga kababayan. Channel ko po ito. Saka ako po natatawa, nasisiyahan po ako, kababayan, pag siya po ay nagsasalita ng alas na alas. Ay, dapat po itusok sa kanyang bibig ang kanyang alas. Mukha po sa baboy. Kasi po, mapakapangit po ng kanyang mga sinasabi. Sa totoo po, mga kababayan, ang sinasabi po niya, paninira.
paninira o bakit hindi niya siraan yung kanyang mga kasamahan? Bakit ako po ang sinisiraan niya? Ako po naman ay hindi naman po masamang tao. At ako naman po hindi naman po niyo kilala. Ako po yung makikita niyo, nagpapakahirap po ako, kasama ko po ang Panginoon sa kung saan ako naglalakad para po noon masiyahan po kayo sa aking mga video. Mga kababayan, ngayon po, husgahan na lang po ninyo. Masasabi ko sa inyo, husgahan po ninyo yung nagsasalita ng kwadro, alas na yan. Kayo na po ang humusga sa kanya kung tama po ang sinasabi niya. Paninira po ang ginagawa niya sa kapwa niya, brother. O, di po ba, mga kababayan? Ngayon po na siya ay nagsalita ng kwadro, alas. Siguro po, gawin po ninyo, tusukin po niyo ang bunga nga, mga kababayan sa mundo. Kasi po eh, alam po ninyo, mukha po siyang baka eh, gawa lang gawa eh. Ang baka po eh, pagka mabunga nga eh, dapat po tinatahi. Siguro po, nagugutom. Kasi po, baka mangyayat ang kanyang katawan, mukhang alas. Ayan. Yung po, mga babayan, yan lang po, masasabi ko sa inyo. Ako po, eh, kapapanood ko lang po yan. Kaya po yung salita po, kwadro alas na yan. Eh, gawin po na lang po yung husgahan na lang po yung kwadro alas. Kayo na po ang bahala humusga sa kanya. Maraming salamat po sa buong mundo at ako po ay tahimik na tao at alam po ng Diyos. Ako po ay walang ginagawang masama at ako po ay puro kabutihan ang gusto ko sa buhay ko. At ayoko po na manira ng ibang brother. Hindi po ako ganong klaseng tao. Kaya po siya, brother pa siya. Timo, may channel pa pala siya. Eh siya ay may channel pa. Dapat nun, gumagawa siya ng mabuti, ng maganda sa kanyang kapwa. Para po noon, ang Diyos ay siya ay pagpalain. Ang Diyos ay siya ay pag namatay, kunin siya, makasama niya ang Diyos sa kabilang buhay. Kaya po yung si Judas. Kaya po tayo may Judas. Ayan, ganyan po. Yung Judas po, siya si Alas. Alam po ba niyo mga kamayan? Kaya po tayo nung panahon ni Kristo, meron pong Judas. Yung po ang Judas, yan. Sa lahat po ng brother na napapanood to, siya lang po ang Judas. Na nakita ko, siya po ang Judas na Alas. Nakita po, wala naman po kayo mapapanood sa ibang naninira, hindi po ba? Siya lang po ang Judas na naninira sa mga ibang kapwa niya, brother. O, tinan po nyo, alas siya ng alas, ay mukha siyang alas. Wala rin po isang salita na naninira, siya lang alas. Alasin po nyo ang pagmumukha niya, mga kababayan. Ay na po, bahala. Supportahan na lang po nyo. Mga challenge. Si Alas, bahala na po kayo kay Alas. Kung paano po ang masasabi nyo sa naninira sa akin na yan, na mukhang alas at mukhang baboy at nakasalamin pa at mukhang ang itim naman po ng katawan at ang pagbubuka, para pong duhat. Kaya po masasabi ko dyan, parang duhat, parang boxing daw po. Ang sasalita pang boxing, boxingin po nyo ang kanyang mukha nga, mga kababayan. Bigyan po nyo siya ng uling. Para po na rin sa iba, ano. Sige po, salamat na lang po. Buong mundo, ang ikaw alas, kahibig mo yung bunga mo kasi nakakahiya ka lang sa buong mundo. Ayan, alam na alas na, alas ka ng alas, alam na ng mga tao sa buong mundo, may channel ka nga, hiyaw ka ng hiyaw, alam na mga tao sa buong mundo na ikaw ay dapat dalhin sa mental hospital. Kasi yung ang utak mo eh may ano na eh, ang utak mo eh may kuliling na po ang utak niyan, kaya po ganyan yan, may kuliling na. Marami na pong tutulis sa loob ng tenga. Kaya po siya sasalita ng alas ng alas. Kayo na po bahalang musga. Kung siya po eh makikita ko, dadaling ko po siya sa mental hospital. Para po noon eh makita niya ang kanyang mga sinasabi na paninira sa akin. Eh gawin na lang po natin yung boxing. Yung boxing po natin sa kanyang pagbumuka. Mukha po siyang boxing eh. Hello? Ayun. Kaya po gagawin natin ngayon mga kababayan. Kung siya po eh makita ninyo, pakidala na lang po sa mental hospital. Para po may tama eh. Eh, alas siya ng alas. Mukha po siyang sira ulo eh. Sa totoo lang po yung mga kababayan, tingin ko po sa tao yan na may channel daw po sa siya mga po may channel. Kaya ako rin po may channel na ito. May channel ko rin po ito. Ngayon po siguro, pwede ko po salita alas sa akin. Kita ko saan sa sinisiraan niya ako. Siguro po, pwede natin dali sa mental hospital. Kasi po, kung ganyang klase tao, eh baka po mamaya malakit po yan, trip yan, di po ba baka mamaya? Eh baka mamaya makatabi nyo yan o sa mga ibang bansa mapumunta yan ako. Ingatan na lang po yung mga kababayan na kayo na lang po umos niya. Sa taong ganyan, mali. Mali po kanyang mga sinasabi. Ingit po ang umiiral sa kanya.
siya po ay naiingit na yung sasalita ng alas na yan. Kaya salamat po sa buong mundo. Kaya na po malang husga. Maraming salamat po sa Panginoon. May Diyos po tayo magpaparusa sa Kanya. Salamat po.